Yan guys, ang aming sunflower, oh, namulaklak na sila. Ang dami, oh. Yun. Maliliit lang pero marami sa isang puno, 3-4. Pero ang lahi nito guys, ano, malaki, parang pinggan talaga. So dapat malayo. Magkalapit kasi dapat magkaagwat. Ayun, ang bunga na ano na yung bulaklak, ibubuyog. Ayun, ibubuyog. Tuwang-tuwa mga bubuyog, oh. Pati yung maliliit na mulaklak. Dapat pala nito guys, ano, magkalayo para tumaba. Tingnan mo ito, eh, medyo ano, malaki siya. Kasi alas mag-isa lang siya. Yung lahi nito galing sa kaibigan namin. Ang lalaki nung ano, bulaklak. Parang mga pinggan na malaki. Kasi mataba siguro yung lupa doon sa kanila. At saka ano, inabunuhan talaga. At saka dapat daw talaga malayo-layo. Ito kasi magkadikit. O, tingnan mo din na lumaki yung iba. Ito isa malaki. Medyo malaki yung bulaklak niya yan. Yun, oh. Natanggalan na ng ano, malapit na ito. Tanggalan na ng bulaklak. Mahihinog na. Ayan, ang munting garden namin. Ayan. Maganda rin sunflower yung ano, parang gubat yung ano mo dahil malalaki sila, eh. Yun. Yun. Ayan. Andito yung Philippine flag ko. Ayan. Yun nga lang na ano na, walang makitang asul. Kaya nagiging parang blue violet yung ibabaw. Yan, oh. Ayan o, yung tatlong between, tsaka isa sa gitna araw ng dilaw. Kaso dumami na, nagkalat na. Dumami na yung bulaklak, eh. Tapos ito naman yung ano dito, Canada flag, Canadian flag, ito. Yan, umano na rin. Kumalat na. Naghalo-halo na yung kulay red tsaka kulay white. Yung bagong tanim ko to, nakabukod talaga. Yan. Tapos yung tanim kong apple, ayan, lumalaki na sa'yo. Mansanas ni iba. Ayan, oh. Kulay red yan. Ano ba ang lahi nito? Apple. Yun, ito yung pinakaano niya. Kaso nga lang nakaraan na hill. Kaya ano, medyo na butas-butas yung dahon. Pero naka-recover naman na. Ayan. Ito, meron pa rito. O, nag-uusbong pa lang. Isang bulaklak lang to guys. Nung hiningi ko. Yan, sobrang dami nang tumubo. Hindi pa nga naubos. Ganda rin. Ito guys, oh, mga wildflowers to. Yan kagandahan mga ano to, mga perennial. Mga kagandahan sa perennial, hindi siya na ano, namamatay sa pagdating ng winter, pero pagdating ng summer, bumabalik na naman. Tumutubo siya ulit. Kaya hindi sayang yung tanim mo. Pero ito, mga annual, ito pala perennial. Pero ito, annual to. Once na nag-winter, mamamatay na yan. Hindi na babalik pagdating ng ulit summer. Kaya, kagandahan talaga tanim guys, mga perennial. Kasi, kahit medyo mahal, hindi ka na pabalik-balik ng tanim. Patulad nito guys, perennial to. Pagdating ng winter,
mamamatay yan, pero pagdating next year, pag summer, babalik ito, perennial din yan. Yan, ito lahat dito, yan, perennial yan. Yan. Yun, puro perennial yan. Kahit mag-winter siya, mamamatay saglit. Pero pagdating nung, ayan, perennial yan. Akala mo, plastic, oh. Yan, totoong halaman yun, guys. Ito rin, oh. Purple. Yan. Ito guys, lalong perennial. Mga damo lang to dito, mga mints niya, mga mint yan eh. Yan, ang bango nito guys. Pang sakit na to, gamot sa sakit ng tiyan. Ang bango. Yan. Hinilira lang namin dito. Yan, ito perennial. Mga perennial din yan. Yan, perennial yan. Yan. Pati ito. Sunod guys, tanim namin tulips naman para perennial. Yun nga lang, mabilis lang, madali lang yung mamulaklak. Isang linggo, dalawang linggo, wala na, pero ang ganda ng bulaklak. Ito perennial, perennial din tayo guys. Yan, tapos dito may perennial din kami dito. Ito guys, sa kapitbahay namin, oh, wild rose yan, perennial yan. Medyo mahal nga lang talaga yan, pero hindi ka natanim ng tanim, pabalik-balik yan. Hindi basta na mamatay. 5 years bago yan ma ano. Yan, ito guys, perennial to. Saka ito kasi wala nang bulaklak. Okay guys, thank you for watching sa munting garden namin. Bye. Doon 27 po.